1.2 million pesos. Saan kamay ba ng Diyos makukuha yan ngayon? Ang construction worker na si Jack na kumikita lang ng 250 pesos kada araw, naka-jackpot nito. Tumataginting na 1.2 million pesos. Paano nangyari na ang isang construction worker katulad niya naging instant milyonaryo? Manood para matuto. Laki sa hirap ang tubong Basay Samar na si Jack. Ang trabaho ng tatay ko, nagtatrabaho sa bukid. Tapos yung nanay ko naman, labandera. Nag-aaral pa lang ako ng elementary noon. Gusto ko na talagang makaahon sa kahirapan. Pero ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Jack dumating taong 2013 nung sinalanta sila ng super bagyong Yolanda. Pero ang super bagyong sumira ng kanilang buhay at bahay, siya rin palang instrumento para si Jack magkatrabaho. Nakita ko po noon na may nagtatrabaho sa construction site. Tapos nagtanong ako kung pwede ba akong pumasok doon. Isakto, naghahanap sila ng tauhan. Sabi pa sa akin, ano daw a-applyan ko? Sabi ko, libur lang boss. Naghahalo ng mga simento. Tapos pag may magdi-deliver ng mga simento na 300 bags, ako lang po ang nagbubuhat. May taga-atang lang po sa akin. 250 pesos ang kinikita niya noon kada araw. Alam niya na kahit ilang taon pa siyang pumala ng lupa, hindi siya magiging milyonaryo. Kaya ang swerte, idinaan niya sa pakikipagsapalaran para sa kanyang sariling pamilya. Matagal na raw libangan sa probinsya ni Nadja ang pagtaya sa illegal na 645. Nakita ko po, may nagpapataya. Tumaya po ako sa pig tree. Luto po yun. Taya po ako ng taya araw-araw 50. Pag may gusto po akong number, yun po yung tinatayan ko. Boss, pataya! Sinimulan daw ni Jack ang araw-araw na pagtaya ng 50 pesos kung saan pwede siyang manalo ng 15,000 pesos. At sa loob lang daw ng 3 linggo, tumama siya 15,000 pesos. Tuwang-tuwa po ako nun kasi yung 50 pesos ko naging 15,000. Doon na po ako nainggan yung tumaya. Dahil ramdam daw ni Jack na tila umaayon sa kanyang swerte, ang 50 pesos niyang taya ginawa niyang 100 pesos. Siyempre po, may panalo pa po ako noon. Parang nabawi lang din po. Tapos yung sweldo ko po, naaapektuhan na po sa pagtaya ko. Tapos parang napapansin ko, parang lumulubog ako ah. Ang ginawa ko po, naghanap po ako ng buyer ng motor sa halagang 15,000. Pero ang bili ko po talaga noon ay 35,000. Pero bininta ko lang po ng 15,000. Ayun po, nabinta. Tapos tinaya ko na naman po. Doble ang taya, aba! Doble rin ang kanyang premyo, naging 30,000 pesos. Ipinambili daw nila ito ng mga gamit sa bahay at panggastos sa araw-araw. Yung pamilya ko po, napapabayaan ko na. Kasi parang na-addict na po ako sa pagtaya. Hindi ko na sila nabibigyan ng pera kasi bala ko talagang itaya. Samantala, nung bisperas ng kanyang birthday, muli siyang tumaya. Una, 1,000 pesos para sa inaasahan niya, 300,000 pesos na panalo. Dinagdagan niya ito, ginawang 1,500 pesos para sa 450,000 pesos na premyo. Hanggang itinodo na niya, tumaya muli ng isa pang 1,500 pesos. Kinabukasan po, birthday ko, tumaya po ako ng 4,000. Tatlong kolektor po yun. Sa tatlong kolektor na tinayaan ko po, pare-parehas lang po yung numerong tinayaan ko. Birthday po nung kapatid ko, 16. Yung 22 naman po, wala lang po, kusunada ko lang. Tapos yung 25, birthday po ng aso ko. At sa gabi ring yun, tila na paaga ang kanyang birthday gift dahil ang tatlo niyang tinayaan, lahat panalo para sa premyong suma total 1.2 million pesos. Jackpot ang ating construction worker, naging instant millionaire. Lahat ng hirap ko, nabawi ko rin. Mabibigay ko na din ng magandang buhay yung pamilya ko. Tapos po, nung nakompleto na po yung pera na tinamaan ko, ang bala ko po noon, magninegosyo ako.
At dahil milyonaryo na siya, si Jack nag-resign na sa trabaho. Ang 200,000 pesos, itinabi niya. Ang 800,000 pesos naman, ininvest niya. Ang 10,000 pesos, ipinampaayos ng kanilang bahay. Siya aminadong hindi wais sa pera. Ang 200,000 pesos na natira, akalain mong naubos niya sa loob lang ng isang linggo. Araw-araw daw kasi siya kung uminom at magbalato. Hanggang sa hindi na lang niya namalayan, nagalaw na niya ang 200,000 pesos na itinabi niya. Ang 800,000 pesos naman na ininvest niya, nalugi. Kasi birthday ko naman po yun. Tapos nanalo po ako ng 1.2 million. Nung nalalasing na po ako, pag sinasabi po na wala ng alak, kumukuha po ako ng pera. Tapos sasabihin ko po, bumili pa kayo dun! Bumili pa kayo ng alak! Yun bang baliwala lang sa akin yung pera? Kaya sa loob lang ng 3 buwan, ang 1.2 million pesos na na-jackpotan niya, ubos! Back to zero siya ngayon. Ang masaklap, may utang pa siyang 600,000 pesos. Nakakapanginayang po. Lalo na po kapag sinisingil na ako ng agent doon sa online sabong. Wala na po akong maibigay. Nagtatago na lang po ako palagi. Dahil sa lahat ng ito, si Jack kasalukuyang dumadaan daw sa matinding depression. Nadedepress po ako kasi hindi po ako nakakatalpak. Ayaw na po kasi ako pautangin nung inuutangan ko na agent. Malaki na daw po kasi utang ko eh. Tapos minsan po, wala na po akong kinakain. Pero kahit ganon, lumalaban pa rin ako para sa pamilya ko. Ang ginawa ko, naghanap po ako ng ibang agent na uutangan. Kasi naisip ko, paano pag wala ako? Paanong pamilya ko? Sinasabi ko na lang sa sarili ko na habang may buhay, may pag-asa. Nakatira sila ngayon sa isang maliit na kubo. Inuupahan nila sa halagang 60 pesos kada buwan. Dahil sa matinding pinagdadaanan ni Jack, dinala siya ng aming team sa isang espesyalista. Yung pasyente natin si Jack, nakakaranas siya ng matinding depresyon. Ang gagawin natin kay Jack, tatawag tayo sa Meron. Tingnan natin kung magre-react siya. Ito na, susubukan natin. Meron. Boss, 300 lang ako, sawala ako. Ngayon, nakita na natin kung anong sakit niya. Na-addict siya ngayon sa online sabong. Pakonsuelo na lang niya sa kanyang sarili. Hindi naman niya pinaghirapan talaga ang napanalunan niya noong 1.2 million pesos. Kaya raw siguro madali rin itong nawala. Gayunman, hawak pa rin niya ang kanyang pangarap na makakaahon din sa hirap ngayong natuto na siya ng leksyon. Yo, shoutout nga pala sa daddy ko at sa mami ko, kay Liam at saka kay Dada, kay Nonong at kay Boss Noli. Yo, shoutout sa aking kaibigan ngayon na nagpapa-opera na si Silstock, Oliver. Pare, magpapagaling ka para kasama kita palagi dito sa YouTube natin. At shoutout din kay Ambi. At shout out sa mga nag-comment, nag-share sa aking YouTube channel.